Siya si Lovely. Hindi niya tunay na pangalan. Siya ang inang tampok namin sa aming kwento. Sa mundong minsan niyang ginalawan, natatakan daw siyang marumi sa mata ng marami. As ang nakakadiri, kumbaga, yung hinihipo ako. Kasi, dati kasi ang ano ko lang, kumbaga yung pakasalan ko lang na taong, yung lalaking, nag-iisang lalaki lang yung hahawak sana dapat sa akin. Tapos doon sa trabaho ko, parang free lang yung mga lalaki na hawak-hawak sa akin. Kasi nga, yun na nga yung trabaho ko, ganun eh. Pero piniling sikmurain noon ni Lovely ang lahat. Wala na kasi siyang makapitan nang iwanan silang mag-iina ng asawa. Ang inspirasyon ko yung dalawang anak ko talaga. Siya kapit din sa Panginoon. Dahil ano, kailangan nila ako eh. Yun na lang yung pinangahawakan ko. Parang ang liit-liit ko. Kumbaga yung parang inaapakan na yung pagkatao ko para lang... Kumbaga ano... Sobrang ano, sakit lang. Tapos, itiis mo na lang yun kasi para sa kanila eh. Nakipag-areglo na ang salarin sa pagsaksak kay Lovely. Sila'y nagkapatawaran na at sinagot din ang kanyang pagpapagamot. At kasabay ng paghilom ng kanyang sugat, nakalaya na rin si Lovely sa dati niyang buhay. Sa ngayon po, masaya. Parang kontento na ako kung ano meron ako. Tapos, hindi na ako umangad kasi dati po umangad pa ako ng ano-ano pa eh. Sa ngayon po parang nahanap ko na yung sarili ko. Naging maayos at mas matibay na rin ang samahan nila ng kanyang mister. Pero sa kasalukuyan, ang nilalabanan na lamang ni Lovely ay ang pangungulila. Nasa Cebu kasi ang kabiyak niya at namamasukan bilang isang delivery boy. Masaya kasi pag kumpleto kayo, tapos sabay kayong kumakain, sabay kayong matulog. Eh, kumbaga tinitiis na lang kasi nga sa hirap ng buhay. Wala kasi siyang mahanap na hanap buhay dito eh. Tahimik na ang buhay ni Lovely sa piling ng kanyang mga mahal sa buhay. Pero sa araw na ito, hayaan mong gumawa kami ng ugong na siguradong ikatutuwa mo. Dahil ang aming mga sorpresa, eto at umaarangkada na. Literal na nagulantang si Lovely sa sasakyang papalapit sa kanila. Oh my God! Salang alam ko yun! Hulaan nyo kung sino ang taong bumaba sa sasakyan. Walang iba kundi ang pinakamamahal na asawa ni Lovely na si Ernie na pinauwi pa namin dito sa Dumaguete mula sa Cebu. Abot langit ang pasasalamat ni Lovely ngayong nasa piling na niya ang asawa. Siyempre, sobrang sakit. No, malayo. Titiis na lang kasi nga wala nga nabuhay dito. Ako, kung totoo lang, ayaw ko malayo sa kanila kasi... Sa hirap talaga ng buhay, nagtitiis ako. Kasi mahal na mahal ko yung mga anak ko, pati pamilya ko. Handa naman ako nagbago, binago ko lahat ang buhay ko dahil sa kanila. Dahil kumpleto na ang mag-anak, diretso na tayo sa pangalawang sorpresa. Ang sari-sari store na hiniling mo sa amin, eto at mapapasayo na. Mambiki, thank you po talaga. Malaking tulong na po sa akin. Sana pagpalain po kayo ng Diyos. More power po sa show nyo.